Sino ba ang nagsabing ang mga tao lang ang pwedeng magbakasyon? Aba, pati mga alagang hayop, kailangan din mag-relax. At sa Dog Hotel and Resort na ito sa Pasig, ang mga alaga ninyong aso at pusa, VIP, Very Important Pet. May 6 na full-time attendant dito. Bawat alagang hayop na naka-check-in, may kanikanyang pwesto. Maliban sa pool at play area, air-conditioned din ang kanilang mga kwarto. Yung mga owners po na nagdadala dito, they treat their pets as family members. So parang sila, ganun, mag-hotel din sila since hindi allowed ang dogs. So sabi nila, might as well yung dog ko rin i-check-in po. Tulad ng isang karaniwang hotel, iba-iba siyempre ang presyo depende sa kwarto. Ito ang deluxe room, 500 per night. Ito naman ang superior room, 650 per night. Ito, suite room, 750 hanggang 950 per night, depende sa laki ng inyong aso. At ito pa, ang VIP room, may TV, may kama, 2,500 per night. Ngayong magbabagong taon, fully booked ang pet hotel. Dahil marami sa mga may-ari ang nakabakasyon o di kaya inilalayo sa ingay ng mga paputok ang kanilang mga alaga. Di birong stress ang idinudulot ang ingay ng pagsalubong sa bagong taon sa ating mga alagang hayop ayon sa Philippine Animal Welfare Society. May deep trauma silang nararamdaman kasi mas sensitive ang hearing ng animals kaysa sa mga tao. Kung yung loud noise ng firecrackers malakas na sa atin, mga 10 to 20 times mas malakas sa kanila. Payo ng POS, kung maaari ipasok sa loob ng bahay ang ating mga alaga sa isang lugar na makakaiwas sa labis sa ingay. Pero huwag daw silang itatali. Sa kasagsagan ng putukan ng bagong taon, natataranta sila, nasa-strangulate nila yung sarili, nasasakal sila sa sarili nilang tali. Si Winnie Campo hindi lang alaga kundi anak ang turing sa alagang hayop na si Yoda. Ito ang unang beses na sasalubungin nila ang bagong taon na magkasama. Makikita mo naman sa kanya kung magiging uneasy siya sa loob na lang siya ng bahay. So titingnan ko kung ano yung magiging behavior niya. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.